Hello sa ating lahat. Kumusta na kayo? Ito po ang inyong lingkod, Frederich. Muling nagbabalik at may bago na naman po tayong tutorial today. Mga kapatid, ito po ay ang nyog. Gagawin po nating bonsai. So guys, pakatutukan nyo po muli ang akin pong gagawin tutorial sa pagbubonsai ng nyog. So what's up? Kumusta kayong lahat? Ito po ang inyong lingkod ulit, Frederich na walang prera. Bago natin umpisahan ang ating gagawin sa pagbubonsai ng nyog, at bago natin yan babalatan, ay intro muna tayo guys. Ito na. So ito na yun guys, at babalatan na natin ang yung na to. So bago tayo magsimula guys sa pagbabalat na yan ng nyog, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa video kong ito. At syempre hindi ko rin nakakalimutan magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at sa mga sumusubaybay sa video kong ito. So yan na guys, binabalatan ko na ang nyog. So kaya ako siya binabalatan para makita natin yung ano, yung pinaka nyog, yung ugat na bumalot sa pinaka bunot. Kaya ako siya binabalatan mamaya yan guys, kung pagtsatsagaan yung panoorin ang video kong ito, ay makikita nyo kung ano yung gagawin ko. Wag lang po kayong mag-i-skip guys, at wag kayong mainip sa panonood ng akin pong ginagawa. So sana mag-enjoy kayo. Umpisahan ko na. Bibilisan ko lang ng bahagya para huwag kayong mainip sa ginagawa ko. At huwag kayong mag-skip sa video kong ito. Eto na, nabalatan ko na. Halos kitang-kita na yung pinakabao niya. So sana nandyan pa kayo guys, nanonood sa video kong ito, sa tutorial kong ito, kung paano ko gagawing bonsai itong nyog na ito. So guys, tinatanggal ko pa yung ibang bunot sa pinaka bao niya, at nililinisan ko lang. Sa nakikita naman ninyo ay talagang naglabasa na yung talaga yung kanyang mga ugat. Tanggalin ko pa yung ibang mga bunot niya na kumapit talaga sa pinakanyog o yung pinaka bao ng nyog. So kapit na kapit talaga siya. Yan po guys. At bago ko makalimutan ng lahat, sana po ay patuloy nyo pong suportahan ang video kong ito.
Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment kung mayroon po kayong mga katanungan sa video kong ito. At tinatanggal ko pa yung ibang mga kumapit na bunot. At sa nabanggit ko sa unahan, sana po huwag po kayong mag-i-skip sa video kong ito. At para po masundan nyo kung paano ko po gagawin bonsai ang nyug na ito. So sa nakikita nyo guys, medyo malaki na siya. Tumubo na siya. At yun nga, malaki na. Talagang sinadya ko po yan, palakihin bago ko siya balatan, bago ko siya ilagay sa paso. Yan po yung sinasabi ko na mabilis na pamamaraan ng pagbubonsai ng nyug. Pakasubaybayan nyo lang po yung akin pong gagawin. Yan po, at halos naalis ko na yung iba. Sa nakaraang vlog ko dito sa ganitong nyug din, actually hindi ko na po kayo na i-update kasi ay naibenta ko na yon. So ito, panibago pong vlog ko naman, paano magbonsai ng nyug sa mabilis na pamamaraan. So guys, yan po, kita nyo yung ugat. Linisin lang natin yung pinaka nyug, yung baho niya. At mamaya, sabi ko nga, masusubaybayan nyo kung paano ko po siya ilalagay sa paso. Ayan, tutok lang natin. Tignan nyo po. Ayan, malaki na talaga at mahaba na yung kanyang dahon. Yan, mga ugat. Yung puno niya, talagang malaki. Malaki na siya. Tumubo siya ng husto. Pagka nagbabalat kayo, ingatan niyo po na huwag mahiwalay yung pinakabao niya doon sa pinakapuno. So medyo kiskisin ko lang po, o medyo kiskisin ko lang po ng kaunti yung pinakabalabalahibo niya. So yan po guys, papakita ko sa inyo yan. Yan. Pero pagka may grinder naman kayo, pwede po grinder nyo yung pinakabao niya. So sa akin, ganyan lang po muna kasi wala pa po akong perang pambili ng grinder. So yan na po guys, no? Ilalagay na po natin sa paso. So bago natin lagay sa paso, siyempre lagyan natin ng pinaka lupa niya. So yung nilagay ko na yan, hindi po purong lupa yan, medyo ano lang, medyo may, may kunting buhangin. Yan. Pagka inilagay natin sa paso, lagyan din natin ng kunting pinagtanggalan ng bunot. Diba? O, see? Sa nakikita nyo naman, diba? Ganyan lang. At, syempre, balutin natin siya ng tela.
para magtuloy-tuloy lang po yung ugat niya na kumapit doon sa pinakalupa. Hayaan lang po muna natin siyang kumapit doon sa pinakalupa. Hayaan lang natin na gumapang yung kanyang ugat sa lupa. Para pagka kumapit na ng gusto yung ugat doon sa pinakalupa, pwede natin siyang iripat at ilagay ulit doon sa paso na halos nakahang yung pinakabao niya. So pagka ganyan, nailagay na natin sa paso, nalagyan na natin ng, nabalutan natin ng tela, dilig-diligin po natin siya. No. Katulad po ng aking ginagawa. So sana guys, nag-i-enjoy kayo, sabi ko nga. At sana ay nasusubaybayan nyo. Yan po yung ating ginawa. Ito pong muli ang inyong lingkod, Ready Rich.